plywood. Tinatanggal na namin 'to. Tapos dito banda sa kanyang ulo, nagbabawas din. Kasi matigas 'to. Yeah.
video process talaga, mahirap din siya i-feel. Thank you.
amo o sa mga supervisor mo, malayo loob nila sa iyo. Kumbaga malayo ka sa ano, santo. Dahil karamihan dito fixed sa amo. Kasi alam mo po bakit yung isi-share ko sa iyo ito. Kagabi kasi may nakalimutan akong isang item. Hindi ko nailabas for breakfast. Tapos dito ngayon, naalala ko rin na nung tumawag ako sa partner ko na may hawak ng susi, naibigay na daw nila. So, hindi okay na yun. Dito ngayon, pagpasok ko ng umaga, sa share ko lang ito. Sa mga sip-sip dyan, wala akong pakialam kung tinamaan kayo. Yung sip-sip sa trabaho, wala naman yun. Yung mga sip-sip sa trabaho. Ganito nangyari nun. Simpa, pumasok na ako ng umaga. Tapos, tinawag ko ni Kapo kasi daw. Yung Kapo, ibig sabihin, chief butcher, first butcher. Tinanong niya ako bakit ko naiwanan yung bacon. Bacon lang yung mato na hindi ko nailabas kagabi. Malaking hindi siya nakalagyan. Pero sa akin, no interest. Basta ako nagtatrabaho na maayos. First time ko lang makalimot ng ganong item. Marami ng blah blah blah. So ganito nangyari. Ang sabi niya sa akin, journal ako. So bigla ako, syempre sumagot ako. Kaya kayo, kung may maliman kayo, pero tama kayo at sumobra na yung sinasabi nila, sumagot kayo. Huwag kayong matakot. Payo ko lang to sa mga aspirant na mag-butcher sa kanila. Ganito. Sabi niya, journal ako. Sabi ko, bakit naman ganun po? Wala bang warning? Wala bang second chance? Ganun. Tapos sabay alis ako ng konti. Tapos sabi ko na, ay hindi, sabi niya pa pala, negligence. Although negligence yun, pero first time lang nangyari yun eh. Kagabi lang. Tapos, sinabi ko na rin. Kasi may mga sip-sip na hindi nakikita ng amo yung mga mali nila. Mga puta nila yung mga fuck you kayo. Tulad ka sa loob, Philbox. Order na? Ha? Order na? Hindi, yun yung pinapaloto nila. Pinapaloto nila yan. Wala ko alam ka. Pinapaloto nila yan po. Sabi na sa mga sip-sip dyan, mga putang ina nyo, fuck you kayo. Ganito nangyari. Journal daw ako. So journal kasi, ibig sabihin kasi ng journal dito sa barko, record mo na yon. Makakarating na yun sa opisina, makakarating na yun sa NA. So sabi ko, wala bang second chance o ano, diretso journal. Unang basis lang ako nagkamali. Ito, nilabas ko na rin yun sa loobin ko rito eh. Kasi ito talaga yung tao na to, hindi niya nakikita yung mali. Tapos sinabi ko na rin, hindi lang naman ako dito ang nagkakamali ng gano'n. Kasi isang tao dyan, yung pinakasip-sip dito, nagkamali na rin yun. Naiwan yung isang special food para dun sa breakfast. So kinabukasan, parang walang nangyari, pinayuhan lang. Pero pagdating sa akin, may gano'n. Ako wala akong pakialam. Ang galit ka man sa akin, basta ako nagtatrabaho maayos. Basta sinishare ko lang. At ma-aware na rin yung mga sip-sip dyan ang gusto mong barko para sa inyo to. Kasi alam nyo ba kung bakit nagiging sip-sip yung tao sa barko? Gustong umangat. Oo, umangat ka, hanap mo yung promotion. Putang ina, nang-aapa ka naman ng tao. Diba? Itong tao na to, pangalawang ang kontrata niya pa lang, pero napaka-sip-sip niya sa mga amo. Kaya kung ano mali niya, hindi nakikita. Ako, isang beses na nagkamali, ang big din ako sa kanila. No interest ako pagdating dyan. Ano sasabihin nila? Journal ako? No interest. Hindi ko pipirmahan. Kaya yung mga aspirant ka na nagbubutcher sa barko, tapos journal kayo na nasa tama naman kayo. Huwag kayong pumirma. Yun ang panlaban nito. Kasi journal kasi, nakabase na rin sa record natin eh. Sa record ng mga barko dito. Kumbaga, pag may promotion ka, mahirap mo na rin yun. Kaya yun, share ko lang, talaga, sinabi ko na hindi lang ako dito nagkaroon. Kaya yung kapwa namin, hindi siya nakasagot ng tumahimik siya. Kasi alam niya sa sarili niya siguro, na meron siyang favoritism,
kung gano'n. Basta kahit sa ang barko naman eh, pero dito malala. Dito malala sa buong, pang limang kontrata ko dito sa Grand Princess. Dito malala. Talagang napakasipsip ng tao dito. Isa lang yan, pakalawang kontrata niya pala. Putang ina niya kasi isa sa akin. Biruin nyo guys, takina. Una trabaho ko ay pangalawang araw. Manguutos na kung sino. Hindi niya rin inuutos ang bitirano. Putang ina. Pero, yun nga lang din, masaklap nga lang din sa butcher. Kasi sa limang kontrata ko, meron na rin ako mga nakakasamang 10 taon na dito sa kumpanya. Second ko miss butcher pa rin, hindi na bibigay yung mga promotion. Tapos yung mga ibang lahi dyan, pag sumampa, may mga promotion na. May mga, kumbaga, ano, hindi na dumadaan ng assistant. So bilang kami mga Pilipino na nandito, discrimination sa amin yun. Kasi hindi nila alam gagawin nila. Trabaho nila kami gumagawa. Diba? Basta yung mga sipsip dyan, putang ina nyo. Fuck you kay sa akin. Mga sipsip dyan, kung gusto nyo magbarko, magbarko kayo. Dahil mahilig kayo manghapak ng kapwa nyo tao. So yun lang yun, share ko lang yun sa mga gusto magbarko. Kung may makasama kayo mga sipsip, hayaan nyo sila, dyan sila masaya. Basta ikaw, nasa tama ka, nagtatrabaho kang maayos. Wala kang problema.
rito, hindi na lahat. Kahit ano ba yan. Basta pag nasa promise ka, makikita mo doon yung mga pagkain marami. Thank you.
Deckhead panel damage. Ano yan? Front of the door, check with the fishbowl chair. Sabi niya. Frozen fish, di ba? Ang harap nito yung dito sa kabila. Yan, frozen. Sa loob. Baka nandiyan sa loob. May ano rin ba dyan sa loob? Oh, yung pintuan. Baka itong pinto sa loob. Nandiyan kanina yan. Gayos eh. Baka nandiyan sa loob. Hinahanap mo. Walang ano eh. Walang ano to eh. Ano ba? Walang gusto niya eh. Walang isipin eh. May bed pa dyan. Ano, pa sa labas. Ano yung pinaka-main door niya sa labas? Sa main. Oo. Tapos so, may tapat ng preparation sa vegetable. Vegetable. Sa broadcast. Sige, tayo. Sige, thank you. Alright, you're welcome.